Tayong lahat ay isinilang ng may pantay-pantay na karapatan. Ang karapatang ito ay ang kalayaan na iginawad sa mga kababaihan sa kahit anong edad. Ano nga ba ang karahasan at diskriminasyon sa kababaihan? Ang diskriminasyon laban sa kababaihan ay ang anumang pag-uuri, eklusyon o restriction batay sa kasarian na naglalayon o nagre-resulta sa hindi pagkilala, pagtamasa o paggamit ng mga babae ng kanilang karapatang pantao o batayang kalayaan sa politikal, pang-ekonomiya, panlipunan, pang-kultura, sibil o anumang larangan, may asawa man o wala, batay sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. At ang karahasan laban sa kababaihan ay isang patunay na hindi pantay ang turing noon pa man sa pamagitan ng kalalakihan at kababaihan. Isa sa mga mapanganib na pamamaraan sa lipunan ang karahasan laban sa kababaihan, kung saan sa pilitang nilalagay sa mas mababang posisyon ang babae kaysa sa mga lalaki. Nangyayari sa buong daigdig ang karahasan laban sa kababaihan. Wala itong pinipiling lipunan o kultura. Isa sa bawat 3 babae sa buong mundo ay masasabing nabubugbog, ipinilit sa pakikipagtalik o kaya naman ay minaltrato sa tanan ng bahay na ang umaabuso ay madalas kilala ng biktima. Sa nobelang El Filibusterismo na ginawa ni Jose Rizal, may mga pangyayaring nagpapakita ng mga pangapaglabag sa karapatan ng mga kababaihan or kabisang tales. Mababati dito ang pang-aabuso sa karapatang pantao, kinamkam ng korporasyon ng mga prele ang lupain ni kabisang tales at nagpataw ng malaking buwis kung saan ang kanyang pamilya ay nakaranas din ng paghihirap at pang-aabuso ng mga namumuno. Kabanata 24. Mga pangarap ng aabuso sa karapatang pantao, kung saan hindi malayang makapas siya at maging malaya sa pag-ibig si Paulita, kung saan inihayag ni Paulita na wala siyang gusto kay Felis kundi si Doña Victorina daw ang kay gusto dito. Kabanata 30, si Julie. Ang pag-aabuso at paggahasa ni Padre Kumura kay Julie, kung saan ito ang naging dahilan kung bakit nagpakamatay ang dalaga. Noon ang mga babae ay nananatili lamang sa mga bahay at hindi pinag-aaral dahil naniniwala silang ang mga babae ay para lamang sa bahay. Ang mga lalaki ang bubuhay sa kanilang pamilya. Noon din ay hindi sila maaring bumoto at tumakbo sa kahit anong posisyon sa pamahalaan. Ngayon, sa paglipas ng panahon, ay marami na rin ang nagbago. Nagkaroon na rin ng karapatan ang mga kababaihan. Ngunit ngayon, ang mga karapatang ito ay inaabuso. Ang karapatan ng mga kababaihan ay dapat pangalagaan. Hindi ito dapat abusuhin at yurakan. Dapat ipaglaban natin ang ating karapatan, mapababae man o mapalalaki. Kung gusto natin na respetuhin tayo ng kapwa natin, ay respetuhin din natin ang ating sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag tayo matakot na magsumbong sa mga ikinauukulan kung may mga tao mang nang-aabuso sa atin para matikil na rin nila mga masama at mapang-api na gawain.